Patuloy pa rin tumataas sa mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Guys, nanonood po ako ngayon ng ano guys, update po sa balita dito sa Manila, tama? So ngayon, i-ano natin, i-document natin yung January State Nation Express, no? So guys, tingnan natin kung ano yung balita, ihatid ngayon sa GMA sa atin. Ang record-breaking na new COVID cases at active cases kahapon, nahihitan pa ngayong araw. 37,207 ang bagong kaso, habang 265,509 ang mga nagpapagaling pa. Oh my God, sus, ganito na karami yung COVID. Ang bilis kumalat. No? Kahit walang direct referral, kahit walang pering bonus, pero kumakalat siya guys na walang, tama na hindi kumikita yung tao, pero kinukuha yung buhay ng tao. Kaya guys, mag-ingat-ingat po tayo ngayon. Kaya guys, panoorin natin to. Be awareness po sa environment natin. Sadyang mas mababa naman kumpara kahapon ang bilang ng mga nagpositibo sa mga tinest. Posibleng bukas o sa susunod na linggo raw mag-peak o maabot ang pinakamataas na 40,000 COVID-19 cases sa Metro Manila ayon sa Ofstar Research. Oh my God. Maaring sundan daw ito ng pagbaba ng mga kaso sa susunod na buwan. Sana kung magkakaisa tayo lahat. Reproduction number o bilis ng hawaan ng COVID. Alam mo guys, para maiwasan natin yung paglaki ng COVID guys, you need to stay at home. No, kailangan natin gumagawa ng paraan mabuhay tayo. Number one, pumasok ka sa online business. Yung Facebook mo, yung cellphone mo, gamitin. Ito na yung araw, ito na yung right time na magagamit mo siya para magkaroon ka ng transaction sa online na pwede kang kumikita, guys. Yun, nasa likod ko, pwede mo yung i-discover. Till Tycoon. Tama, pwede mo kong tawagan sa 0995-715-6864. Guys, patuloy natin panoorin yung news updates. Naman ng Department of Health, posibleng mangyari ang peak bago matapos ang Enero hanggang ikalawang linggo ng Pebrero. Napupuno na ang ilang ospital bunsod ng patuloy na pagtaas ng COVID cases. Oh my God, napupuno na yung mga ospital ngayon guys sa COVID, tama? Kaya huwag ka nang magpalaboy-laboy sa labas, huwag ka nang lumabas, huwag ka nang dumagdag, tama? Please, huwag mo nang ikalat pa yung virus na meron ka, tama? Ikalat natin yung negosyo na meron ka. Tulad ko, di ba, kinakalat ko ngayon yung negosyo ko, Pel Tycoon, guys. Kasi una, habang kinakalat ko siya, bumabalik naman sa akin yung pera. So kahit ilang virus pa nandun sa labas, as long as nandito ako sa bahay, as long as makabili ako ng pagkain, as long as makabayad ako sa mga bills, guys, walang problema sa akin. Kaya hindi ko alam, kawawa naman yung mga tao ngayon na sobrang negative, tama? Sobrang negative, sobrang mag-isip. Ano na kaya mangyari nila ngayon, guys? Panoorin natin yung report. At karamihan sa mga nag-ospital, yung mga hindi bakunado. May report si Joseph Moro. Kuha ito ng nurse ng Gatandes Bonifacio Medical Center na si Princess May Santos. Nandalin siya sa Manila COVID Field Hospital nito lamang January 7. Guys, please, stay at home. Si Princess at ang tingin ng Omicron variant ang tumama sa kanya. Sore throat ang unang sintomas. Na lumabas. No, imagine pag sore throat ka, medyo masakit dito. Oh. Matalas yung lalamunan, yung parang... Yes, ganyan po. Hindi mo na ganyan. Ganyan ba siya? Hanggang dito lang po. Hanggang dito lang talaga siya? Okay. So, yung mga naramdaman ko is may kulta ko na nawawala talaga po yung boses ko. Then, headache. Tapos, yung sipon ko, hindi naman siya continuous, pero barado po talaga. Ganun ba? No? Barado-barado talaga siya? Mga gamot sa ubo, sipon, lagnat at mga oral rehydration supplements ang tinake niya. Sa mga nakita niyang kaso ng Delta infection. Guys, imagine guys, oh, ang dami talagang nagsasuffer ngayon sa environment natin, sa palibot natin. Kaya huwag ka nang dumagdag, okay? Wala siyang comorbidities. Oo. Tapos bad account. Talagang COVID na tumamang sa kanya. Sobrang lala kasi nag-auto-saturation siya. Talagang mas mababa.
talagang tatamaan yung bagay, no, sir? Pero kahit ganun ba? Mahirap dahilan ito para maging kampante. Sa atin, mild, oo. Pero paano po yung mga elderly na hindi tama, talaga? Yung mga matanda ba na mahirap na maghinga, tama, ayaw na. No, mas mataas ang pagkakataon na makahawa ang... Guys, makinig kayo guys kasi sa DOH to guys. Si, yes, DOH spoken person. So lahat ng binibigyan niya information guys is legit talaga. Omicron, kung ikukumpara sa Delta variant, mas mataas din ang posibilidad na ma-infection muli ng mga taong nagkaroon na ng COVID-19 na dati no, sa ibang strain ng variant or virus na ito. Ngunit nakikita rin sa pag-aaral na ito na less severe... Guys, January 14, 2022. Ngayong araw na to, Sunday. Bukas. Ito's Monday na. At mas bawas ang tagal sa ospital kung kukumpara ito sa Delta variant. Ngayong araw lamang, lumaya na sa isolation si Princess. Oh my God. At bukas, balik trabaho ulit siya. Mahirap po na yung search na yun. Kasi mga hagilap ka talaga ng healthcare workers para lang ma-provide mo yung healthcare needs ng mga pasyente. Patuloy pa rin ang... Guys, imagine guys, wala kang trabaho. Tapos walang pumapasok na money sa'yo, di ba? Tapos natamaan ka pa ng virus sa lagi mong kalabas-kalabas paghanap ng hanap buhay, tama? So imagine guys, makinig ka. Wala po sa labas ang pera. Nasa loob po ng bahay. Hawak mo yung cellphone, right? Kung may natira kang 2,000 pesos, pwede mo kong tawagan sa 0995-715-6864 kasi una, ipapasok kita dito sa company ko. Tama? At simulan natin magnegosyo. At simulan natin na kumita habang nandito ka sa loob ng bahay, guys. No? Grabe yun. Grabe ang virus ngayon. Pagdami ng mga kaso at pagpuno sa mga ospital, nasa 60% ang total bed utilization o mga... gagamit sa mga kama para sa COVID sa NCR, 47.15% naman sa buong bansa. Wala pa sa 50% ang mga nagagamit ng ICU beds. Sa Philippine General Hospital, puno ang charity ward at emergency room. Marami bukod sa COVID may malulubhang sakit. Mabuti ang ilan sa kanila... Guys, pray for the nation, guys. Wala pa siguro silang vaccine kapag ganun pa ang stage ng kanilang sakit, eh, parang yun, hindi sila magtagal. Si Father Opon ay chaplain ng UPPGH Chapel at gawain nila ang dumalaw sa mga may sakit para sila ay ipanalangin o di kaya ay samahan kung walang kasama. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at IHF Vice Chair Secretary Carlo Nograles, marami sa mga nasa ospital ngayon na may COVID, hindi fully vaccinated. 73% ng pasyenteng may COVID sa mga ospital po natin ang hindi fully vaccinated. 85% naman po sa mga nakaratay sa ICU ay hindi bakunado. Guys, imagine guys, oh, tandaan mo ha. Yung mga tao na ayaw sa government pag magpabakuna guys, ngayon na nakalatay po sa ospital ngayon. So ibig sabihin nun guys, kung ano man ang nangyari sa iyo ngayon, meron siyang, ang tawag doon, meron siyang kalabutan nung time na supposed to be dapat mag-decide ka nga magbabaksin ka. Tama? Luwag ang ating mga ospital at madami ang mga... Grabe talaga, no? Marami ang protektado sa malubhang sakit dala ng COVID-19. Kasi tomorrow, Jimmy News. Papayagan ng makabalik sa bansa ang mga kababayan nating manggagaling sa red list countries, mga lugar na mataas ang banta ng COVID infection. Sa Pebrero, pwede na rin makapasok sa Pilipinas ang mga dayuhang bakunado basta sa ilalim sa no? Protocols. Maliban na lang yung mga... Good news yan. Samantala, mananatili sa alert level 3 ang Metro Manila hanggang katapusan ng buwan. Ang alert level sa iba pang lugar sa report ni Maris Umali. Grammarly can help you write quickly and confidently so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing mistake-free. Mananatili sa Alert Level 3 ang National Capital Region o NCR simula sa Linggo, January 16 hanggang January 31, 2022. Gayon din ang 54 pang mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mula naman ngayong araw, January 14 hanggang 31 din. 22 lugar naman sa bansa ay sinailalim sa mas mababang Alert Level 2 simula sa January 16 hanggang 31.
Epektibo rin sa January 16 hanggang 31, 14 na bansa pa ang inilagay sa red list dahil sa mataas na bantay. Grabe no? Red list means is mga bansa at mga teritoryo ang nasa green boundary between the family and no? Habang ang mga bansa, teritoryo to loved ones ba? Noon may boundary na talaga no? Pagdating sa green list na bansa at fully vaccinated, hindi na kailangan mag-facility-based quarantine. Kailangan lang mag-self-monitor sa loob ng 7 araw mula sa pagdating. Pag green list pero hindi bakunado o partially vaccinated pa lang, kailangan mag-facility-based quarantine hanggang sa lumabas ang negatibong RT-PCR test na kinuha sa 15 araw mula sa pagdating at mag-self-monitor para sa anumang sintomas sa loob ng 14 na araw. Sa mga galing ng yellow list at fully vaccinated, kailangan magpa-facility-based quarantine at magpa-RT-PCR test sa 15 araw mula ng pagdating. Oras na lumabas ang negatibong resulta ay pwede nang pauwiin at kumpletuhin ang home quarantine hanggang 7 araw mula pagdating. So guys, bumalik po tayo sa ginawa natin last 2 years ago. Sa sobrang tigas ng ulo natin, tama? Yung disciplinary ba? Tama yung sinasabi ni Ferdinand Marcos, no? Ang pag-asenso ng Pilipinas, doon po nagsisimula sa discipline ba? Ngayon, papayagan na rin makapasok sa bansa. Kaya ibalik natin yung mga Marcos sa Pilipinas, guys. Pag fully vaccinated, kailangan sumailalim sa facility-based quarantine. Magpa-RT-PCR. Ilagay natin si Bumbong Marcos doon sa top sa position sa Pilipinas. Imagine na hindi siya naging part ngayon sa ilalim sa facility-based quarantine, kukunan ng RT-PCR test sa 7 araw. Pero nagbibigay pa rin siya ng tulong, di ba? Sa mga tao nang kailangan sa kanya. So walang nagbabago. Kaya huwag tayong makinig sa mga tao na puro lang ngak-ngak ng ngak-ngak pero wala namang binibigay sa atin. Lalo na ngayon, kailangan natin sila, di ba? Tapos panay sira pa sila, di ba? Kaya guys, mag-ingat pa tayo. Huwag tayong magpa-control ng maraming tao tulad ng mga si Carpio yon. Ano lang yon? Wala namang natutulong sa bansa eh. Sertipikado ito ng Public Health Authority mula sa bansa pinanggalingan. Magsasabi na may ninakaw, wala naman tayong natanggap, 'di ba? Na binalik sa atin. Parang 13 month ba? Ito yung Ilgatinwell, paghatian ng buong Pilipinas. Wala naman tayong natanggap, pero may sinabi silang may nabawi. Grabe, no? Dalawang buwang isasara simula bukas ang southbound lane ng Rojas. Oh my God! Simula bukas! May iko-close na lanes. Kaugnay nito, hiling ng isang grupo ng mga trucker, suspindihin muna ang truck ban sa Metro Manila. May report si Bon Aquino. Guys, nagsisimula na talaga. Control na po siya. Para na siyang martial law, right? Hindi man tayo papayag na gawing martial law ni Duterte. So ang ginawa ni Lord, siya yung gumagawa ng martial law. Hinayaan niya si COVID-19, hinayaan niya si lahat ng mga Delta variants para makontrol po yung tao. Kaya wala tayong choice. Pero matigas pa rin tayo, right? Kaya kung anumang meron natin ngayon, we deserve. Umaga sa Sabado, January 15, isasara sa mga motorista ang southbound lane ng Rojas Boulevard sa Maynila. Magtatagal ito ng 2 buwan upang bigyang daan. Guys, 2 months po. 2 months po isasara. Ibig sabihin nun, daming tao mawawala ng trabaho ngayon. Pamamakan sa mga motorista kapag hindi agad na ayos. Sobra kasi yung mahina yung sa ilalim nung ating yung basketball park. Brittle na po siya. Ulang lang mag-iwa-hiwalay. Ang isasaray mula sa tapat ng HK Sun Plaza sa Pasay City hanggang flyover ng EDSA Rojas Boulevard. Naglabas naman ang mga rerouting scheme ang MMDA. Always the first quarter of the year, yan ang hindi masyado natapatating ng mga goods, no? Kaya mas kukunti ang trailer sa mga panahong ito. No? Humingi po kami ng pag-unawa sa publiko tungkol dito dahil kailangan talaga i-repair ito. Pero ang Confederation of Truckers Association of the Philippines, ngayon pa lang umaaray na. Siguro pinakamahina doon sa bawat biyahe, with additional 1,500 cost of diesel ang madadagdag sa amin. Per truck, oo. Plus, gagastos ka pa ng toll fee, of course. Tapos yung travel time mo, napakahaba. Because of the routing, magpupos ng napaka-heavy traffic, that is additional expense. Dadagdag daw ito sa gastusin ngayong Enero kung kailan nagbabayad sila ng renewal, accreditation, at passing through permits. Yung kabilang lane na northbound, yun yung sinasuggest namin na hatiin sa dalawa. Yung isa pa south, yung isa pa north, doon sa bawat lane na yon, may
dun sa Metro Manila Council na yung lahat ng LGU mag-suspend muna ng implementation ng truck ban para yung flow ng truck free-flowing. Bon Aquino, Jenny News. Grabe, no? Simula sa Lunes, hindi napapayagang sumakay sa pampublikong transportasyon ang mga hindi bakunado. Para mahuli ang mga lalabag dyan, may mga mystery... Guys, I have vaccine card. Imagine ha, may vaccinated card ako, pero pwede akong lumabas, pero nandito lang ako sa bahay. Wala tayong choice, right? Guys, pakinggan natin, guys. Ngayon pa lang, nagbabala ng DOTR para sa ipatutupad ng no-vax, no-ride sa Metro Manila simula sa Lunes. Hero porque walang checkpoint sa lugar, iwan ang huli. Pagkat magpapakalap daw sila ng mga mystery rider na sasakay sa mga... Guys, I'm fully vaccinated na po. Para alamin kung nasusunod ang no-vax, no-ride policy. Ang fines po natin ay magsisimula sa 1,000 hanggang sa 10,000 piso po. Depende po ito kung pang-ilang paglabag na po ng ating mga drivers at operators dito sa ating protocol, no, sa ating polisiya. At maaari rin pong suspend or ma-revoke ang kanilang franchise, depende po sa gravity ng offense. At sa mga magtatakang gumamit ng Peking vaccination card. Siyempre rin, violation din po yan under the device bill report. Guys, sumunod po tayo sa batas para maiwasan po nating dumadami yung mga variant ng COVID, no? 1 million pesos fine. Yung prison correctional, ang gulong po niyan, kung naalala ko po na tama, 6 months and 1 week. Predatory na in a sense, no? And anti-court. Kasi, siyempre, yung mga unvaccinated na meron namang sasakyan, maaari pa rin lumabas. Yung mga kahihirap na yun, nasa kanila yung goal. Dapat humanitarian approach, hindi home yan. It's a health problem. It's not a case of order problem. Dapat lang talaga, lagyan ng balance. Lahat ng mga programa na pinapatupad. Mga airline companies susunod din sa memorandum na ito ng DOTR. Kainita naman ang debate ng mga taxi driver na ito sa kanilang tinatambayan sa Quezon City nang datnanamin sila. Wala lang pa sa hero, sir. Kailangan ko talagang kumita. Kailangan din namin sumunod sa protocol kasi kami rin mahihirapan eh. Laki ang multas dyan eh. Saan ka kukuha ng pambayad nun? Lalo na kita ng taxi yun, takbiranggot. Ang ilang gusto man sa EDSA, ngayon pa lang, tila nagpa-practice na. Bakit? Pati ilang pasero, nakikipractice na rin. Pero para sa ilang jeepney driver, abal lang daw ito. Tulotin namin pasero sa kalsada. Alam nga lang, titingnan pa namin yun bago namin isakay. Eh, nasa Manila kami, sila sa likod. Eh, paano yun? Hindi ako marunong tumingin ng pike. At ako, original ng vaccine card. Kawawa sila. Grabe, boy. Lord, please. So, ngayon, guys, dami po naapektuhan ngayon, guys. No? Daming naapektuhan ngayon, no? Tama. So, good luck na lang sa atin, guys. Dahil, I hope nga, as soon as possible, maging okay na po lahat mo. Back to normal na po tayo. So, I suggest sa mga tao na sasabi na, yun, magsisimula naman yung tagutom. Anyway, nasa Bible naman yun, yung tinatawag ng tagutom, right? So, hindi natin maiwasan yun. Kaya, ang apektado dyan, yung mga tao talaga na walang-wala ba? Yung walang-walang trabaho, walang source of income. Yun po talaga. So, yung mga negosyante, hindi pa yun nila ma-feel yung tagutom kasi una, nasa kanila yung mga pangailangan ng tao, tama? So, yun naman yung mga tao na naghahanap buhay nung nagtatrabaho. Sila yung talaga ang mawalan ng tinatawag na yung tagutom, tama? Sila yung affected, guys. So, if I were you, guys, no? Silipin mo yung video ko, silipin mo yung company ko, Phil Tycoon, tama? Maliit lang siya na puhunan. Pwede ka na mag-start ngayon, simulan mo na ngayon, simulan mo na bukas. Tapos, pwede mo ko tawagan sa 0995-715-6864 kasi una, guys, whether you like it or not, pwede kang kumita dito much more than pa sa mga pangailangan mo sa bahay, tama? So, guys, imagine,
magsimula na po bukas, tama? Hindi ka na pwedeng magsumakay ng bus na wala kang vaccinated card, tama? So kung ano man ang meron ko ngayon, guys, kung ano man ang meron ko ngayon, if there's opportunity, ginagrab ko talaga siya, tama? Ngayon na naka-vaccinated na po ako, so anytime pwede akong lumabas, pwede akong magsi sa bahay, at least may option ako. Yung iba wala talagang option, tama? So guys, imagine, kaysa nga sa panahon ngayon, negative na po yung buong sambayanan, pati yung government, kasi una, huwag na natin dagdagan pa, tama? Kaya maging positive na po tayo sa buhay, tama? Lahat na lang ng opportunities yung gaba natin, tama? So ngayon, I recommend, no? I recommend my ano, guys, I recommend my, ang tawag doon? I recommend my business, no? Sa iyo, guys. Pwede mong pasukin yung negosyo, guys. So ngayon, ipakita ko sa iyo kung ano yung business na meron ako. Guys, pumunta ka sa YouTube, tama? Hanapin mo yung Don King the Python. Tapos pwede kang mag-subscribe, pwede kang mag-like. Tapos ngayon, pag nakita mo yung video, pwede mo i-connect yung mga tao na nag-refer sa iyo ng video, right? So pwede mong hanapin yung guys, ito sila, ito si Gina. Ito yung mga tao na nasa team ko, tama? So sila po siya. So ngayon, itutor kita doon sa negosyo ko, right? Pakinggan po natin siya. Ito guys, pakinggan po natin yung negosyo. Ito po yung negosyo ko ngayon, guys. Tama? So pwede mong tawagan yung number na meron doon sa taas. Tapos panoorin mo yung video, tama? Kasi ito yung sagot eh. Ito yung sagot ngayon sa mga taong nawalan ng trabaho. Kaya, or o pwede mo ko tawagan sa number na yan. Good morning. Pag-uusapan natin ngayon kung paano kumita at magkano ang pwedeng kitain sa programang pangkabuhayan ng PhilTycoon. Guys, ito po ang sagot ngayon sa problema mo ngayon, guys. Bukas, sa sunod na linggo, sa sunod na buwan. International. Para makasama ka sa livelihood program na binibigay ng PhilTycoon, kailangan mo lang bumili ng product package o isang bag na products. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos only. Kapag nakabili ka na ng product package, automatic kasama ka na sa programa at pwede ka na kumita ng napakalaking pera. Tama, napakalaking pera ang pwede mong kitain kapag ginawa mo ang programa ng PhilTycoon. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung ano ang mga benepisyo na matatanggap mo pag ikaw ay isa ng member ng PhilTycoon. Una, magkakaroon ka ng 25% lifetime discount. Pangalawa, magkakaroon ka ng personal dashboard na kung saan dito mo makikita lahat ng income mo at mga sales na pumapasok sa'yo. Pangatlo, qualified ka na sa ating free online and offline trainings. Pang-apat, magkakaroon ka na ng multi-million business. Diba napakaganda? Lahat ng yan ay matatanggap mo once na bumili ka ng product package kay PhilTycoon. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga paraan kung paano kumita sa PhilTycoon. Una, pwede ka kumita sa direct selling o yung benta-benta. Dahil member ka na lahat ng bibili mong produkto ay may 25% discount na halimbawa yung Dragon Fruit Coffee, 350 pesos ang SRP, ngayon mabibili mo na lamang ito ng 262 pesos, so may 88 pesos ka na income kada box na mabibenta mo. Kung sa isang araw nakakabenta ka ng 10 boxes times 88 pesos, meron kang 880 pesos na income sa isang araw. Ang galing, di ba? Halimbawa, sa isang araw nakabenta ka ng 10 product package times 100 pesos, kumita ka ng 1,000 pesos sa isang araw, nakakatuwa, di ba? Ang maganda dito, mayroon tayong sistema sa pagbibenta. Guys, 1,000 pesos, isang sakong bigas na yun. Guys, bibigyan na 1,000. Yes, that's right. And about 1,000 pesos.
transport sa dalawang tao na nandito at enjoy sa program ng 1,200 pesos. Si Ana, invite niya si Carla at si Dan. 100 plus 1,000 pesos si Ana, 1,200 pesos. Si Dan, invite naman si Ed. Si Dan, 100 plus 1,000 pesos si Dan, 1,200 pesos. Ito po ang sagot ngayon, guys. May pira po sa online. Hindi ka magugutuman. Tama. Kaya wag ka na mag-arte-arte. Wag ka na magtanong. Wag ka na mag-arte-arte. Pasokin mo na yung tilt icon, guys. Maniwala ka sa hindi. Ah, imagine guys, imagine, di ba, right? Pwede kang kumita ng ganito, guys. Pwede kang kumita ng ganito. Ang pagkabilang pa, mag-message ka na sa taong nagpapanood sa iyo ng video presentation. At simulan mo na ang tilt-icon business mo. Dahil may dalawang senaryo na ang pwede mangyari. Una, pwede mo sabihin na sumali na ako. Pangalawa, pwede mo naman sabihin na hindi na lang sumali agad ako. Ngayon, kumikita na ako. Guys, yun po guys, no? Yung problema bukas sa mga tao, ito po yung solusyon, guys. Imagine, guys, ha? Pag may 2,000 ka ngayon, pag pakawalan mo siya, bukas may gagawin ka na, tama? Sa sunod na araw, gagawin kita ng video, nandyan yung presentation. So, ang gagawin mo, para makita mo siya, guys, para makita mo siya, isa-send mo na lang dun sa mga kaibigan mo. Hindi mo na kailangan pang lumabas. Gamitin mo yung cellphone, tama? So, guys, believe me. So, pwede mo akong tawagan sa 0995-715-6864. Thank you. Yun po guys, no? Guys, yan po guys, sa sobrang ganda ng company, guys. Pwede kang kumita ng ganito. So ito po yung sagot, guys, sa problema natin ngayon, tama? Yung sinasabi, bukas magsimula, hindi ka pwedeng makasakay ng jeep pag wala kang vaccinated card. So all you have to do is wala kang choice. Kung matigas yung ulo mo, mas lalo kang maghihirap kasi magkaroon ka pa ng violation, magkaroon ka pa ng 1,500, right? Kung pambayad mo doon sa katigasan ng ulo mo, kung ipasok mo sa Piltycon, tapos tuturuan kita bukas, magsimula magnegosyo, pwede kang kikita nito. Tama? So, guys, thank you so much. Ito po yung negosyo ngayon, Piltycon. Pwede kang pumasok dito anytime. Thank you.